lahat ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang may kitahan ng lahat ng tupa na nagdaroon ng buhay sa amin. Kaya nararapat ng Diyos na ito'y aming pasalamatan. Bigyang karamanan at ang unang dalag namin sa iyong Panginoon ay aming binibigyang pansin. Diyos na langin namin sa gabi nito, sa iyong anibersaryo sa dapat nito, dalangin po kumilos ka na may kalapasan. At dalayan po ama ang lahat na may sakit na karamdaman, sila po lahat ay iyong pagaliin sa pagaling ni Jesus. At maging ang aming mga kahitingan, dalayan po ito'y tugon. Pagpalaan po Panginoon ang mabuting balita na aking pagsasalunan. Tumapot ni Sundan po na iyong ganda, mga himala at kababalagan at mangyari ang kalububan mo. Gamitin po ang iyong lingkod, mighty, holy, and powerful, kasama ang iyong mga paawin. Sa aming pong kalagitnaan, gumawa ka po ng kahangahang bagay. Kunuhin mo ng kalwalagyan ng lugar na ito at maranasan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, sa kanan ng mga nanganak ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Thank you.
kinusap ito rin at sa ating puso. Ay puso pa kayo. Hindi na. Okay. Sino gusto mong kumali? Oh,
Dahil alam ko pag ini-expect nyo na uuwi kayong tagumpay. Mahinas. Okay, hindi ko po sa inyong lahat. Maganda kami po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answer prayer. Sino na yung walang answer prayer na siya? Grabe. Salamat po sa pagkatapoy ng nirito. Ini-expect nyo marahin yung inyong request. Hindi nyo may nakasabay po. Dahil si Brother Rafi ay merong anniversary ring ngayon. Kaya siguro ito yung kaluuman ng Diyos na makita ko kayong lahat muli. Mga taga Las Piñas, mga taga Pilar Village, yung nakita ko, yung mga magaganda, masisipag, at matitsaga ang naglilingkod sa Diyos. Yung pong palakpak nyo na unawaan ko yan ang Diyos. Kasi naunawaan po niya na marami sa inyo, mga senior citizen na, kaya alam ng Diyos na medyo kayo ay nahihirapan ang pumalakpak. Pero alam ko po kung ang Diyos ay nasa sa akin, bigay todo ang lakas niya na para sa kanya. Amen! Happy 30 years anniversary! Walang sumagot. Ay kayo ito. At ito'y pinili.
Sabi doon, ang inyong katawan ay hindi talaga sa inyo. Ito'y binili ng banal na dugo ni Kristo. Kaya, gamitin niyo upang maparahanan ang Panginoong Jesus. Gamitin na niyo ang inyong katawan upang maparahanan ang Diyos. Ibigay ang the best. Purihin ang Panginoon. Amen. So yun po yun. At alam niyo po, sa init ng panahon ngayon, kapag hindi niyo ikikilos ang inyong mga kamay, ang circulation ng dugo niyo baka ma-stop at yun ang nagiging sanhi ng stroke. Kaya po nakakatulong, lalo na sa pagpupuri sa Diyos, kung iya'y binibigay niyo sa kanina, may power! There is power moving! With you, praise the Lord by your body. Amen. Kaya yun po ang napakahalaga. Kayo po na mga anak ng Diyos. So si Kristo sabi niya, ako ang tunay na puno ng uwas at kayo. At sabi ron, ako ang tunay na puno ng uwas at ang aking ama ang tagapag-alaga. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one God, dahil ang Diyos ay Espiritu na suma sa Ama, suma sa Anak, at suma sa Espiritu, isang Diyos na Espiritu na may tatlong persona, at sino man mananalig at sasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya masarap po kapag tayo na sa Kanya. Siya yung tunay. Hindi siya fake. At ang sabi po ng mananakasulatan, ha? Sabi rito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita ng sinabi ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ay naglinis sa atin. The spoken word of God, ang tawag po dito ay rema. Pag sinabi pong rema, salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang binig, nagre-rema sa puso natin. At kapag ito'y nagre-rema sa puso natin, nagbabago ang buhay ng tao na tumatanggap ng salita ng Diyos. Nagbabago! Gano'ng makatigas ang puso ng tao kapag ang salita ng Diyos ay pinapasok niya, nagpapagaling. Kaya tawag ay healing message. Amen. Sabi ng aking ng mananakasulatan, kapag tayo nagmimisa sa banal na santamisa, ha? Ano'y sinasagot natin? Sa isang salita lamang ng Panginoon ay kagaling tayong lahat. Sabi ko, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Di
Diyos ang gumagawa nito. Amen! Kaya kapag tayo po ay tumanggap ng salita ng Diyos, ha? Sabi ng Bible, the Word of God is powerful, alive, and active. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen! At kung sasampalataya ka na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, anumang sakit at karamdaman ay kayang-kaya niyang pagalingin ang lahat ng ito. Amen! Amen! Ang problema sa hindi kumagaling, hindi nakikinig. Pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos at inuna natin na yung pagkain pang pisikal, hindi tayo gagaling. Pag inuna natin yung pagkain pang pisikal, pag-awit wala ng anointing. Maniwala kayo. Kaya nga sa banal na misa, bago tayo umatend sa mass, at least 1 hour, hindi dapat tayo kumakain ng pampisikalo. Sabagat mawawala ang bisa, ang power, sabagat mas makapangyarihan higit sa lahat ang salita ng Diyos. Amen! It is so very powerful. Sabagat nasa pakikinig. Sabi ko na Romans 10, verse 17, faith is coming by hearing, and hearing by the Word of God. Lumalago, tumitibay, tumatata, nagbubunga. Ang isang tao, sabagat ko mananatinig sa puno ang isang sanga. Eh paano? Hindi tayo nakikinig si Kristo yung salita ng Diyos. At ayaw natin pakinggan, ayaw natin tanggapin, hindi po mangyayari ang ating litigin. Pero pag tayo nakinig, faith is coming by hearing and hearing by the Word of God, and always remember that faith, the author is Jesus Christ. Hebrews chapter 12 verse 2, sabi naman, let us fix our eyes unto Jesus, because Jesus is the author and perfecter of our faith. Ito po ang ninyo, ang inyong paningin. Hindi yung physical eye, but the eye of your spiritual life. That is faith. Yung pananampalataya na sino raw ang may akda? Si Jesus. Si Kristo. At si Kristo rin ang niya ang nagpapatatag, nagpapasagdal ng pananampalatayang tinanggap natin mula kay Jesus. Amen! And always remember, faith is the key. Ang susi para tanggapin nyo ang mahimalang kilos ng Diyos, it is by faith. It is by faith. Pananampalataya. And remember, faith is a gift of the Spirit. First Corinthians 12, ang pananampalataya ay regalo ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag walang pananampalataya ang tao, maniwala sa kanya ang salita ng Diyos. Ang tao walang pananampalataya sa Eucharistia, maniwala sa kanila yun. Ang tao walang pananampalataya sa body and blood of Christ, hindi ang gagaling. Subalit ang may pananampalataya, naniniwala ka at natatanggap mo nating lahat na si Kristo ay kasama natin, ang presensya niya ay sa atin. Amen! Ang hirap. Grabe, napakalakas. Focus your eyes.
in proud. Sabi ng Bible, ang Biblia, the scripture, ang Biblia ay maraming ginagamit na mga images, mga pagsasalarawan kung sino si Kristo. Kaya dito ay sinasalarawan sa amin ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ano, ng ubas. Imagine na, nakita na ba kayo ng puno ng ubas? Hindi po yung kahoy, bakit po yun, bakit? Kumagapang. At ang bunga naman, napakahiti. Kabit-kabit. Bakit ginawa ng Panginoon na image yung puno ng ubas sa kanya? Kasi sabi niya rito, ang nananatili sa akin, yung saka kapag nakakabit sa puno ng ubas, kabungbunga. Ngunit ang inihan niya nakakabit na tutuyo. At ang mga nagtutuyo ay kinitipon at sinusunog. Ini-illustrate yun yung taong hindi mananampalataya, yung magre-retain kay Kristo, yung ayaw kay Kristo, pagdating ng panahon, mapasa ako ng impyerno. Pero yung mananampalataya at tatanggapin si Kristo, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa kanya. Amen. Kay Kristo na nagsasalarawan sa gaspong
at kayo ang mga sanga. Amen! Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pag tayo hiwalay kay Kristo, hindi po tayo magiging successful. Akala niyo ba kung kayo masagana ang buhay? May mga properties, maraming pera, hindi lang po ang Diyos na nagpapayaman, pati demonyo nagpapayaman. Pero masarap na kayamanan yung galing sa Diyos. Amen! Sabi naman ang kasulatan, makinig kayo, hoy, makinig kayo. Sabi naman tayo sa history, 33, but you give first. Unahin na niya ninyo ang aking kapwiran at kawalanan. Seeking first the kingdom of God and His righteousness and the promise of God. Pag-inunan mo siya at ang kawalanan niya, sabi niya, and all this things shall be added unto you. At ang lahat niya ng bagay ay binigay sa iyo. Amen! Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na manatili kayo sa akin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang devil po ay ang demonyo. Ang evil po
at pag ikaw ay hindi kontento sa buhay, may katulangan at ang kulang sa iyo ang magpupuno si Yahweh, si Kristo na siyang kapuluhan natin. Kaya kung maraming tao hindi mapagkatulog, maraming pong tao na hindi masatisfy, marami pong tao na may evil tayo dahil may kulang. Sabi ng Panginoon, one thing you lack. Sabi ni Jesus kay Martha. At ang sabi ng Panginoon kay Martha, mas pinili ni Maria ang higit na mahalaga. Martha, lagi kang nag-aalala. Balisa ka kasi may kulang kay Martha. At yan ang marami sa atin. We have lacking. Meron kakulangan tayo. At kapag ang tao may kakulangan, there is evil! There is evil! Because you are not satisfied! Hindi ka nakukontento! Pero once na makontento ka, ang magpupulong lang at magbibigay ng contentment sa'yo ay ang nag-aalok sa'yo. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang isang pamumunga ng sagana. Alam mo, ang inanap kong kapuna ng buhay ko,
mga kalaswaan. Mahilig doon ako sa bold show. At lahat ng pinapanood kong bold show, yun ang ginagaya ko sa una kong asawa. Kasi may kakulangan, may ibig. Natuto akong mag-beer house. Natuto akong umawit sa makabunduhan. Natuto akong manood na sinasabing live. Turo! Pero, hindi din po napuno yung buhay ko. Mga maling gawa. Nakala ko magpapaligaya sa akin. Pero tingnan niyo po na marunig ko ang tinig ng Diyos. Isang tinig lang ng Panginoon. 1986, April 10, 1986, nang tanggapin ko ang mabuting balita, nang sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavily laden and burdened. Ay ako nabibigatan na talaga, problematic, asthmatic, lalo na walang atik. Pag ang tao walang pera, magulo ang isipan mo. Kaya alam mo ang nangyari sa akin, nung marunig ko yung tinig ng Diyos, inukilkit yung aking puso. Hindi po ako nakatulog, kinabukasan pumunta ako doon sa Amor Solo. Nung ako po ay marunig ko yung tinig na yun, ano po yung problema ko? May sakit ako sa puso, apat na ugat, may bara, wala akong pera. Paano ako magpapabaybas? Paano ako magpapagamot? Yung puso ko lumalaki, enlargement of the heart. At may rheumatic heart disease pa daw ako. May ulcer, may hepatitis, may spot sa baga. Ang dami kong sakit. Dahil sa kasalanan na gawa ko, naghahanap ako ng kapunuan. Akala ko ang magpupuno sa aking bisyo. Akala ko magpupuno sa akin yung mga kalaswaan yun. Akala ko magpupuno sa akin kamunduhan. Pero nang marinig ko ang tinig ng Diyos, lumapit ako, ako nabibigatan, ako napapagal, ako nahihirapan, lumapit ako sa Diyos. At doon ko naranasan kung ano ang pagkilos ng Panginoon. Isinuko ko lahat yung buhay ko. Sa gawa mo yung ganun, dumaba ako dyan, iniyak ko ng iniyak ang lahat ng kasalanan ko. Mula sa pagkabata ko hanggang sa kasalukuyan noon, 1986. Alam nyo, pagkalipas po noon, CLS po yung sa Amor Solo. Nung ako po ay umuwi na, iba yung naramdaman ko, gumahan ang kalooban ko, at after a few months, lahat ng sakit ko ay pinagaling ng Panginoon. Because anything nothing is impossible. Sabi ng Exodus chapter 15, verse 26, kung ating susundin ang kanyang mga utos, buong pusong pagsunod, wholehearted obedient, mga kapatid. Ang problema sa atin, kalakalahati ang pagsunod natin. Hindi natin binibigay ng tuto sa Panginoon. Kasi ayaw natin bitawang lahat. Nang hihinayang tayo, ayaw natin ibigay ng buong-buong ating buhay. Pinanghihinayangan mo kung sino ka, kung ano ka. Ayaw mo paghariin si Kristo. Sabi ng mga kasulatan, ako ang tunay na puno ng ubas kayo ang mga sanga. Kung mananatili kayo sa akin at ako sa kanya, mamumunga ka ng sagana, magbabago ang buhay mo. Noon nung ako'y kumaling, naglingkod ako sa Panginoon. Yung dating squatter ng kabahay. Yung una kong asawa na matay, pero magkana kami ng lima. Pagkalipas ng pitong taon na ako'y nabalo, hindi po ako nagkaroon ng